يلا معاك. Shut the ball. Play hard, drink harder. Masa mga tambay, tambay sa rooftop vlog sa at kwentuhang basketball tayo ulit ito sa ating segment na Shot the Ball. So, alos patapos na yung elimination ngayong Governor's Cup, no? At syempre, malapit na yung playoff, no? Kung ngayon, patapos na rin yung season ng PBA at tuwing matapos yung season ng PBA, isa sa mga inaabagan syempre yung rookie draft. So, natapos na yung deadline para sa mga aspiring field foreigner, no, para mag-apply ng kanilang application form para nga magpa-draft para sa susunod na season. At may mga ilang field foreigner na nagnanais na madraft. So, isa-isayin natin sila. Una sa listahan, si Roosevelt Adams, no? Si Roosevelt Adams, meron akong file video niya, no? Doon nga sa sinag-game ng Mighty Sports at ng Blackwater. First hand, napanood na rin natin siya, no? Doon nga sa pinup nila. Unang salta nga nila yung lead sa Pinas at first hand, nakita nga natin siya. Ang masabi ko rito ay Roosevelt Adams, athletic, tapos shooter, at opensa-depensa meron, no? Kaya lang, during nung time na yan, hindi ko siya nakitaan ng moves, pag slashing moves, no? Talagang nakita ko lang sa kanya during nung game na yan na puro tira sa tres. Moving without the ball na papunta sa empty spot para na malibro siya sa tres. Pero sa mga games naman niya sa D-League at sa 3-on-3, no, sa lumalaro din siya ng 3-on-3 sa Chokes to Go, meron naman siyang mga one-on-one moves at slashing. Ang height nito, ano yata eh, 6'4", 6'5". At ang age niya siguro mga nasa 23-24 din, no? Si age sila ni Jeremiah Gray. Ang kaya nga naman na nakapagpa-draft niya to si Roosevelt Adams na nakapaglaro na siya sa dinig. Hindi tulad ni Jeremiah Gray, hindi ko siya lang sa college. Siya nga, isa sa requirements para mapasok sa PBA yun, maglaro ka muna sa dinig. PBA comparison natin dito kay Roosevelt Adams, no? Siguro andin Marshall Lassiter din, no? Shooter, tumidepensa, at ang maganda rin dito kay Roosevelt Adams yung build niya o yung physical tools niya, PBA ready na talaga. Condition na condition yung katawan niya, talagang ready na makipag bakbakan sa PBA, no? So yun, malamang mapili ito sa first round, no? At least top 5 picks siguro to. Susunod ay si Sean Manganti, no? Si Sean Manganti, hindi na to kakaiba sa atin, no? Kasi naglaro ito sa Adamson, no? Shooter din to, shooter. Kaya lang, shooter, tapos slasher din, mahusay din sa fast break, athletic. Kaya nga lang, ang kapansin-pansin sa kanya, manipis, payat. Tingnan natin kung kakayanin niya yung physicality sa PBA. Ayun lang naman yung concern natin sa kanya, pero madali lang naman magpa-bulk up, eh, no? Bukod doon, naglalaro din to ng 3x3 sa D-League. Bukod nga doon sa nung
college siya. Siguro nakadalawang season din yata siya sa Adamson, hindi ako nag-aamali, no. Tsaka ano din siya, naglalaro din siya sa MPBL, no. Batak na batak to. Dami pinaglalaroan. PBA comparison natin kay mga auntie, no. Siguro si ano, Philam din, si Jan Arrigo, no. Yung built nila. Payatot na shooter. Tapos athletic. So, yun lang siguro si Jan Arrigo sa mga nakakalala dyan kay Jan Arrigo. Naglaro si Jan Arrigo sa ano, sa Alaska. At medyo hindi nagtagal yung career nito, siguro dahil sa injuries na bigla na lang din nawala. Medyo hindi napansin yung biglang pagkawala niya. Bumalik na lang sa Amerika. Yun, yun yung PBA comparison natin sa kanya kay Sean Maganti, no, si Jan Arrigo. Susunod sa listahan ay si Vince Tolentino, no. Tulad ni Maganti, hindi rin kakaiba sa atin to si Vince Tolentino kasi naglaro siya sa Ateneo. Si Vince Tolentino, ang height 6'4", undersized power forward. Banger. Talagang bungguan sa ilalim, pero meron tong perimeter game. Tumitira, meron siyang pull-up jumper, merong set shot sa perimeter, kumbaga. Tapos, yun nga, talagang hassle, depensa, all out. Yun nga lang, yun nga lang talagang undersized siya para lumaro sa power forward. At suspect din yung ball handling niya para kung lumaro naman siya sa small forward. Pero kung mapupunta siya sa right team, baka mabigyan ng minuto kasi nga hardworking sa banger. Maraming team yung gustong ganun na klaseng player eh. So yun, yun yung pangatlo sa listahan natin. Pang-apat, kakampi din ni Vince Tolentino sa Ateneo si Wong, Adrian Wong. Si Adrian Wong, 6'2 yata ito, 6'2. Sa Ateneo din naglaro, no? 6'2. Pwedeng lumaro ng point guard, pwedeng lumaro ng SG. Kwanto, kayang lumaro ng point guard. Tapos, ang haba ito eh. Ang pansin ko ito pag naglalaro, ang haba, mahaba. Tapos, madepensa rin. Yun nga lang, parang na-injured yata siya 2 years ago, no? Medyo hindi, kaya medyo nawala siya sa rotation ng Ateneo, no? Dahil galing nga siya sa isang major injury. Halos isang season yata siya nawala eh. Yun, okay din to si Adrian Wong. May yun nga, combo point guard, shooting guard, may depensa, at maganda yung height niya para sa point guard position. May tira sa labas at may offense rin. Meron pa mga ilang field force na nag-declare na magpapadrop sila, kaya lang medyo hindi tayo familiar sa kanila, so babanggitin lang natin yung mga pangalan nila. Isa dito ay si Jason Riley. Naglaro daw siya para sa AMA sa D-League. Susunod si Daryl Sigontico. Naglaro para sa Perpetual sa NCAA. At isang Mark Taylor na 37 years old. Bukod sa kanila, nag-submit din ng draft papers sila Troy Reich at si Frankie Johnson. Pero kamakailan lang, withdraw nila yung application nila. At sinabing mas gusto nilang mag-focus sa 3-on-3, sa larong 3-on-3. Especially nga itong si Troy Reich dahil mataas yung
chance nila na lumaro para sa Olympic team ng Pilipinas para sa larong 3-on-3. Break time muna, Mote. So yun, yun yung mga Phil foreigners na nagpasa na kanan yung application para magpa-draft para sa susunod na season ng PBA. Abangan natin kung ilan sa kanila madadraft ng mga PBA teams. Yun nga, dito natin tinatapos tong vlog na to. At kung bago kayo dito sa ating channel, ginagawa natin dito basketball kwentuhan. Nagva-vlog din ako tungkol sa pigeon racing, rooftop farming, at Pinoy food trip, kasama ng aking mga pamangkin. So meron pa din tayo nga pa lang siyang channel. I-shoutout lang natin yung sa nating channel, yung Tito Duties with the Antonius, kung saan pinapakita ko sa inyo yung daily life ng isang house tito. Kumbaga, kung merong housewife, merong house husband, meron ding house tito. Kung saan, yun nga, naiwan sa akin yung mga pamangkin ko. Habang yung mga magulang nila mga naghahanap buhay, kumbaga. So yun, kulitan lang kasama yung mga pamangkin ko. Yun, dito natin natapos tong vlog na to, at maraming salamat at kita-kits ulit. Tapos nagkaroon pa ng gusto. Yung hard talaga. Tapos, inom kayong walwal. Ganun bakla. Bakulang tuwa.